Pero bago tayo magsimula at magpatuloy, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na disclaimer lang po muna. Lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang po sa nakita, narinig, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili kong opinion. Ano po? Kaya yung ibang mga sensitibo sa mga ganitong usapin ay malaya na po kayong makakalabas at makakapag-stay. Pakiusap lang po, lawakan po natin ang ating pangunawa at isipan. Ano po mga kapatid? Okay. Parumal-dumal na akusasyon kay Francis Leo Marcos. Ito yung sinasabi ng mga tao, ng mga tungaw. Ito unahin natin. Basahin muna natin itong post ni... na nanliligaw kay Mamiyama, ano? Ayan. A rapist man of his own younger sister. Ayan. Younger sis and human trafficker, carnapper, and scammer become famous in the social media since it is followed by million people who have no care to help the victims. Ito yung post ni Amazing Idol, ano? Iba na ngayon ng mundo. Okay kahit ng rape na sariling kapatid. Marami kang followers basta nakapamigay ka ng bigas at kalabasa, sisikat ka at maraming mga baliw at paraning ang supporters. Ito Amazing Idol yung masasabi ko sa iyo, ano? Ikaw ang paraning, ikaw ang baliw. Bakit hindi ka mamigay ng kalabasa at bigas? Alam nyo, sabi lang kayo ng sabi na namimigay kayo ng mga ganito, ganya, pero wala naman kayo may pakita. Can you imagine that? Ha, na may mga tao pala na ganito, na sobrang inggit kay Idol FLM, ano? Talagang uti mo pati yung kapatid, ipapaasawa sa'yo, ipapagahasa. Di po ba, iaakusasyon sa'yo na kinahasa mo yung kapatid kahit wala naman pong katotohanan. Can you imagine that? Na kapag pala ang isang tao galit na galit, malaki yung inggit, gusto malaki, lahat gagawin nito para mapabagsak, para ma-destroy yung paghanga ng mga tao kay Idol FLM. Ito, pakinggan natin to. Grabe yan to, grabe ang ginagawa nila kay FLM. Talagang masakit, masakit sa damdamin to na, ano, na may isang tao na ginagawa yung mga bagay na alam natin na gusto nilang pabagsakin si Idol FLM o alam natin gusto nilang manlubog dun sa tao pailalim. Nakirami ang moto. So ito kasi marami nagpasak sa ng video na to na sinasabing allegedly, sinasabi ni David Ilagan na kinahasa daw ni Norman Nangus. Oops, hindi ako nagbanggit ng pangalan ha. Eto, may binanggit ditong pangalan at personalidad. Eto daw yung nagsabi na nanggahasa si Idol FLM ng kapatid. How dare you sa'yo para sabihin yan sa tao na minsan kang tinanggap sa isang pamilya. Di ho ba? Ito yung masakit dito. Na may yung taong yon na gusto ng fame, na gusto ng kasikatan, gagawin lahat para mapabagsak si FLM. How dare you para sabihin mo yan? Di ba? Tuloy natin, tuloy natin. Ako talaga, ako ayaw ko talaga makialam sa issue. Pero pag ganito na, yung nangyayari, sabi ko ang kalaban ni FLM ay kalaban ko na rin. Wala akong pakialam. Di po ba? Wala akong pakialam. Masakit sa akin itong ginaganito ninyo si FLM. Sa totoo lang. Yung kapatid niyang babae, siguro mga ano, mga apat siguro yung nagpasa sa akin ng link na to. So syempre pinanood ko and then gagawa natin ng reaction video yan. So itong video na to na mapapanood nyo, i-share ko na lang. Makikita nyo to o mapapanood nyo to sa live stream ni Inday Marie. So, bago na natin gawin ng reaction video to, so panoorin muna natin. Ito na. Tao na pinalahura mo ang sarili mong pamilya, na kinahasa mo ang iyong tunay na kapatid, aray ko! Ikaw ay pinatawad ng iyong pamilya, lalo na ng iyong ama at ina. Inabando na mo ang iyong mga anak dahil sa sobrang kayamanan mo. Mr. Norman Mangusin, kung naririnig mo to, I will not call you as the FLM. Because the FLM doesn't exist anymore. Kung ikaw ay may tama sa akin, lumabas ka sa kulungan,
Pasuhan mo ako kung yan ay gusto mo. Pero para sa akin, isa kang kriminal sa pamilya mo dahil sarili mong kapatid, ginaasa mo, limang anak mo, inabando na mo. Marami kang nilokong babae. Sarili mong magulang ang nagpatotoo na isa kang kriminal. Sarili mong kapatid ang nagpatotoo na isa kang kriminal dahil ginaasa mo ang iyong tunay na kapatid. Wow, grabe yon, ano? Grabe yung ginawa nila dun sa tao. Grabe, grabe yung ginawa nila kay Evelyn. Sa totoo lang, ano, human rights ba yung pinaglalaban mo? Eto, ako, magsasalita ako. Sa totoo lang. Sir David, human rights po ba yung ipinaglalaban nyo? Human rights din yung tinatapakan nyo. Sa totoo lang. Ako, eto, ayaw mong matrap yung pangalan mo. Ayaw mong ilabas, ayaw mong mabanggit ko sa live yung pangalan mo. Pero, bakit hindi mo tigilan si FLM kung ayaw mong mabanggit yung pangalan mo? Ganun lang yung kasimple. Alam mo, nakakawala ng respeto pag ganito yung tao. Ako, mataas ang respeto ko sa iyo, pero nawawala dahil sa mga ipinapakita mong mali. Hindi, nakakaano lang kasi, nakakainis lang kasi, nakakasabo, sa totoo lang. Nakakainis, nakakasabog, nakakagalit pag ganito yung mga naririnig nyo. Alam mo, ang turing ko nga dito kay Sir David nung una, pamilya. Pamilya, parang isang ama. Nasabi ko, kahit husgahan ka ng buong FLM family, yung tiwala at pagmamahal ko sa'yo, mananatili. Pero sa ngayon, ipinakita mong ito, dito pa sa live ni Inday Marie. Nawawalan ako ng respeto sa'yo. Hindi, alam nyo, nakakahiya. Nakakahiya na tawagin kang idolo, na tawagin kang tao, na tawagin kang ano. Nahihiya na ako. Kasi unang-una sa lahat, minahal ka ng FLM family, pinagkatiwalaan ka, itinuring ka namin parang si FLM. Nakakawala ng ganang irespeto ka sa ginagawa mong yan. Hindi makatao yung ginagawa mo. Human rights ba ang dahilan kung bakit ka lumabas? Pero ano yung tinatapakan mo ngayon? Human rights din. Siguro hanggang dito na lang yung ugnayan ko sa'yo. Hanggang dito na lang siguro yung pagrespeto ko sa'yo. Wala na. Kasi unang-una sa lahat, ako ginawa ko ang lahat para hindi ka mabalahura ng aking mga kapatid sa FLM family. Kahit nagagalit sila sa akin, kahit pinaghihinalaan nila akong traitor, pinilit ko pa rin hindi ka banatan. Dahil sa pag-asa kong FLM ka, dahil sa pag-asa kong kaya ka lang nagtiwalag ng ganyan, dahil sa natira ka ng FLM family, dahil sa natapakan yung pagkatao mo. Pero, what? Eto? Ganito yung maririnig ko? Sa totoo lang, ngayon ko lang po ito napanood. Kani-kanina lang. Ganito yung nakita ko, narinig ko. Ako, ayaw ko talaga makisali sa mga banata na ganyan. Pero, masakit sa akin na nakikita ko si FLM kung ano-ano yung mga ipinabato o ipinupukol ninyo. Pagsira sa pagkatao ng taong alam natin nandoon na sa loob ng bilangguan. Kayo na rin yung nagsabi. Ang kaso ng Idol FLM, nasa korte na. Bakit kayo hindi kayo matahimik? Can you imagine that? Sabihan si FLM, rapist ng sariling kapatid. Ito pa po yung nakakapagtaka. Kung si FLM rapist, hindi yan magpapakita ng titi sa social media. Real talk. Kung si Sir FLM, manggagahasa, manyakol, manyakis, hindi yan magpapakita ng titi sa social media. Nasa city, Sir David, kung bakit kita binanatan. Ayaw mo mabanggit ang pangalan mo dito sa kahit na anong live ng FLM family. At gusto mo makasuhan ng bawat isa. Pwes, ito po yung masasabi ko po sa inyo. Ako ay nagre-reaction lamang. At ito, ginagawang ko ng reaction. Itong maling pamamahayag po ninyo. Sabi nyo nga po, ano, tatahimik na lang kayo.
Ihintay na lang natin yung katotohanan na siyang lumabas. Pero bakit kayo ngayon yung nag-iingay sa social media? Sa mismong live pa ng kaaway. Sa totoo lang, ayaw kong maniwala na talent warrior ka eh. Ayaw kong maniwala. Sa sarili ko, kahit sinasabi ng sarili ko, Jake, tama na, kalaban na yan. Ayaw ko pa rin maniwala. Kasi yung pagrespeto ko sa iyo, bilang kababayan kita, bilang taga Batangas ka, ay nananatili pa rin. Kasi marunong ako rumispeto na sarili kong kababayan. But, pag yung sarili kong kababayan, yung gumagawa na ng mali at ingay sa social media, aba, ay kailangan natin punahin yan to be respect. All that it ulit. Kala mo ba natutuwa ako na binabanatan ka? No! Hindi! Hindi ko to ginagawa to para magkaroon ng fame. Ginagawa ko to para itama yung mali mong ginagawa doon sa tao. Hindi na makatao yung ginagawa mo. Human rights, nasa ng human rights sa ginagawa mo. Sa totoo lang, nasa ng human rights sa ginagawa mo. Sayang, sayang yung respeto ko. Sabi ko, that time, sayang yung respeto ko. Tinawag kitang dad, tinawag kitang parang isang ama, itinuring kitang parang isang ama, pero bakit ganito? Simple lang naman yung pakiusap ko sa'yo, di ba? Tigilan nyo na si FLM. And pakikiusapan ko yung mga kapatid ko na tigilan na kayo. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo pa rin kinitigilan. Eto kasi, sorry guys, sumabog na kasi ako. Ang hirap pala maging anyo, ang hirap maging neutral, ang hirap hindi makisawsaw. Kasi unang-una sa lahat, kahit hindi ako nakikisawsaw, naiibig pa rin po ako. Dahil sa yung idol ko, hindi ko gaanong maipagtanggol. Pero, sa point na to, hindi ko na po kasi kayang manahimik. Hindi ko na po kayang manahimik sa ginagawa nila kay Idol FLM. Masakit sa loob na makita ko yung pagkatao nila ni Idol FLM, binabalahura ng mga taong to. Kala ko ba, respeto? Para saan ang respeto kung hindi mo kayang rumispeto ng kapwa mo? Human rights? Nasaan ang human rights? Kung ikaw mismo sarili mong ipinagtatanggol dati, tinatapakan mo ngayon. Nakakatawa. Hindi ko lang matim na binabanatan nyo si Idol FLM. Kaya nga, Jake, paano ka mananahimik na yung idol mo ginaganoon niya? Tama po kayo. And this is the time na magsasalita ako. And this is the last time na magsasalita ako. Tigilan mo si FLM. Hindi man niya kasi FLM. Hindi si FLM manggagahasa ng sarili niyang kapatid. Hindi si FLM nagpapakita ng titay sa social media kung kanin-kanino mga babae dyan. Sayang, bastos na tao yan, sama ng bibig. Kasi sanay siya gumawa ng ganon. Baka siya ang gumawa ng mga sinasabi niya na about rape sa kapatid. Ayan. Iba ang magagahat sa isang kriminal sa tingin ng tao. It's anymore. Kung ikaw ay may kakasi sa akin, lumabas ka sa kulungan, kasuhan mo ako kung yan ay gusto mo. Pero para sa akin, isa kang kriminal sa pamilya mo dahil sarili mong kapatid, ginaasa mo, limang anak mo, inabando na mo. Marami kang... Sa totoo lang, ito ah, ang tinitingnan ko dito sa ano ni Sir David, si Tita Dal Angela. Mabait po yan si Tita Dal Angela, sa totoo lang. Napakabait ng taong yan po. Napakabait niyan kay Jake. Sobrang bait niya si Tita Dal Angela. Yan po yung tinitingnan ko doon, that time. Mataas yung pagrespeto ko sa taong to kasi sobrang bait po nito sa akin. Pero... eto, Tita Dal Angela, labas ka dito sa opinion ko, ano? And then sana, huwag kayong manghimasok. Eto, gine-question ko yung maling sinabi ni Sir David kay Sir FLM, kay Idol FLM. Gine-question ko po. At dito, sa mga oras na ito, gusto kong sabihin na nawawalan ako ng respeto sa taong yan dahil sa ginagawa niya kay FLM. And then, walang-wala na talaga. So, kung babae, sarili mong magulang ang nagpatotoo. Below the belt to eh. Ang kriminal, sarili mong kapatid ang nagpatotoo.
na isa kang kriminal dahil ginahasa mo ang iyong tunay na kapatid. Yes! Lumakas na! Diba ang manggagahasa ang isang kriminal sa tingin ng tao? Dahil komo ikaw ay napatawad sa pag-uusap dito sa CBCP, ikaw ay pinatawad dahil sa iyong kasalanan. Pero anong ginagawa mo ngayon? Ikaw nasa kulungan, nasaksakan pa ng kayabangan na gusto mo pa ako kalabanin. Hindi kita naging kaaway, hindi kita kilala ang pagkatao mo. Pero sa aking pagtatanaw at pagsasaliksik sa iyong tunay na pamilya, lumabas ang katotohanan na isa kang kriminal sa iyong pamilya mismo. Dahil iyong... Can you see that? Ito yung malupit dito, ano? Yung pinakakaelma nila, yung buhay ni FLM na hindi naman dapat nila pag-aksayahan ng panahon. Di ba? Ano po bang makukuha nyo sa pakikisawsaw ninyo, sa pagiging chismoso-chismosa ninyo? Real talk lang tayo. Ano po bang makukuha ninyo dyan? Kikita ba kayo dyan ng milyon? O dadami pa pera nyo dyan? Lalaki pa subscriber nyo dyan? Alam nyo, sa totoo lang, sa akin, ako wala akong karapatang manghimasok sa buhay ni FLM. Ako ay supporter lamang po. And then kung ano yung nakikita ko, yun yung paniniwalaan ko. Nakita kong tumulong siya, hindi yun yung paniniwalaan ko. Pero yung personal na buhay niya, panghimasukan, pakialaman natin. Guys, sobrang sama ng tingnan nun. Hindi na makatao po yun. Yung sabihan mong nirape ang sariling kapatid. Guys, hindi na makatao yun. Below the belt na yung pag-atake doon. Sa totoo lang, wala tayong karapatan manghimasok sa buhay ni FLM. Supporter lang po tayo, o kahit yung sinasabi ng iba, eh kaya nga supporter tayo, kailangan nating malaman ang totoong buhay ni Idol FLM. Sorry Jake, di ko kaya pakinggan boses ni David. Sorry po sa lahat. Ginagawa ko lang po ito ng reaction. Hindi ko minamasama yung tao and then itinatama lang natin yung mali niyang mga sinasabi. Sa totoo lang, how can you do that na gawin mo yan? Kilala ba kayo ni FLM? Putang ina nila, dinidepensahan lang natin si FLM dahil nakita natin ang kanyang kabutihan. David Ilagan, ikaw ng rapist na ina mo at yung mga anti-FLM. Eh, masakit lang po talaga sa akin to. Kaya ako'y sumabog na. Hindi ko na po kasi kaya. Hindi ko na rin masikmura yung ginagawa nila kay FLM. Sobra na, below the belt na, kahit nandudo na sa loob ng kulungan, pilit pa rin nilang, alam mo yung ano, pilit pa rin nilang sinisipa, tinatadyakan. Yung tipo ng tao na walang-wala na, bauna-bauna. Eh, paano nyo nasisikmurang gawin yun? Na dik-dikin ang dik-dikin yung taong alam naman natin nakakulong na. Alam naman natin gumigilong yung kaso. At alam naman natin hinuhusgahan pa lang. Hindi pa sinasabihan o binabasahan na guilty. Still innocent pa lang po. And then guys, liliwanagin ko, hindi ito pag-atake para maging masama ang tingin ninyo kay Sir David. Ano? Hindi po pag-atake ito. Ito po, itinatama ko lang po yung kanyang pagkakamali ng mga sinasabi. Ano po? And then doon pa talaga sa channel ng mga kumag. Sa 526 na nanonood, sa mga hindi pa naka-thumbs up dyan, ha? Thumbs up na po kayo. Thumbs up na po kayo. Para kumalat tong ano natin. Para i-recommend ni YouTube. Ayan, thumbs up na po kayo. Pasuhan niya ang David na yan. Sobra na. Sobra na nga po. Sobra na. Hindi ko na rin po masikmura pakinggan. Hindi ko na rin po masikmura na makita at marinig itong mga salita na ganito. Alam niyo yung mahirap dito, ano? Nasaan yung hustisya para sa mga taong naaapi? And then yung mga taong nang aapi, sila pa yung may karapatang magdemanda. Nasaan yung hustisya about dyan? Nasaan yung hustisya para kay FLM? Human rights, uulitin ko ulit, ah. Human rights ba? Sir David, yung sinasabi mo? Eto ba yung human rights? Na mismo ikaw yung lumalabag sa sinabi mong human rights? Nasaan yung human rights dito? Dapat kasuhan kung sino man nagsabi niyan. Hindi, ang maganda po dito, patunayan nila. Yun yung mas maganda dito. Hindi sa social media nila inilalabas yung mga ganyang bagay.
Uulitin ko, reaction lang po to itong ginagawa ko. Talagang nagko-komento lang po ako. And then kung ano man yung mga masamang masabi ko dito sa komento ko, eh pinagbasihan ko lang po dito. Dito sa nakuha kong video, ano po. Sayang. Sayang ang taas ng respeto ko sa iyo. Sayang talaga. Pero at Tita Angela, labas ka dito ah. Labas ka dito. Sayang talaga. Pamilya mismo, ang iyong ginawa ng iyong kasalanan, meron kang kamag-anak, meron kang tunay na ina, hindi mo kayang ipagkaila. Babayaran ko ang pagsusuri ng iyong pagkatao basta lumabas ang katotohanan. Kahit pang iyong ama at ina ay pa-DNA ko sa iyong dugo, babayaran ko yan para lang matigil ang iyong pagiging panloloko sa iyo. Panghihimasok na yan eh. Panghihimasok mo po yung ginagawang yan. Ayan, pangingialam na yan. Yung ikaw pa yung gagastos, DNA, mga etc. Pangingialam na po yung ginagawang yan. Sa totoo lang, panghihimasok na po yan. Sa madalit sabi po, yung ginagawa niyo pong yan, panghihimasok na, pangingialam na yan ng buhay ng may buhay. Pakikisawsaw na po yan. Puryagaba. Nakakawala ng respeto. Supporter lang tayo. Hindi ho tayong personal at totoong pamilya. Family lang po tayo dito sa FLM Family. Pero, yung manghimasok po tayo, makisawsaw tayo sa mga ganitong personal na buhay ni FLM, gumastos ka ng pera para nang sa ganun, mapatunayan mo yung katotohanan, gawin mo. Diba? Ganun lang naman yun. Pero ang lalabas sa'yo dyan, chismoso ka. Pusong Ligaw, shoutout sa'yo. Unsubscribe po ang YouTube channel niya, Idol. Kayo na po yung bahala. Basta sa akin, wala ko sinabi dito na mag-unsubscribe kayo. Comment nga kayong lahat. Hashtag nakakawala ng respeto. Hashtag puryagaba. Ayan. Pakalatin nyo yun ngayon. Hashtag nakakawala ng respeto. Hashtag puryagaba. Hashtag chismoso. Sa totoo lang. Ako ayaw ko makisali. That time. Ayaw ko po talaga makisali. Ang masakit lang po talaga sa akin, yung nakikita ko na binabanatan si Idol FLM. Sayang, sabi ko nga, mataas ang pagrespeto ko sa taong to. Ginawa ko ang lahat para hindi makialam at hindi tayo magkabunggo sa isyong to. Pero kahit anong gawin kong pag-iwas at hindi pag-ibot, pag-imig, hindi pangingialam, guys, naiipit si Jake dito. Dahil hindi ko man lang maipagtanggol ng ayos yung iniidolo ko. Pero ngayon, sumabog na ako. Pasensya na kayo sa mga supporter ni Sir David. Pasensya na po kayo. Nakakawala po talaga ng respeto. Puryagaba. Nakakawala po talaga ng respeto. Sa totoo lang po. Mas sakit sa akin itong ginagawa ko ngayon na talagang nakikita ko na siya yung lumabag doon sa human rights na sinasabi niya. Kung yung hinahabol mo, fame, kung famer ka, best gumawa ka na ikasisikat mo. Hindi yung gagamit tayo ng tao para lang sa ganun, sumikat, no. Puryagaba, puryagaba. Sa 614 na nanonood ngayon, mag-thumbs up na po kayo, thumbs up. Ayan, thumbs up na po kayo. Kung gusto niyo naman, mag-thumbs down kayo, walang problema. Yung mga supporter dyan. Wala pong problema sa akin yun. Mahalaga lang po kumalat tong video to. Kapwa taon, yumamang kaman. Ang yaman mo, di mo kayang dalhin sa hukay. Pero ang pagkatao mo. Yun nga, yumaman kaman, ang yaman mo, hindi kayang dalhin sa hukay. Kaya nga po, pinamimigay niya nga po eh. Kaya nga po, itinutulong niya sa mga may hirap. Kasi hindi niya nga po yun madadala sa hukay. Yan naman po talaga yung reality ng buhay.
na yung pera mo kapag mayaman ka, kung wala kang mapag-iiwanan, hindi mo talaga madadala yan sa hubay. Kaya mas mabuti pa lang habang buhay ka na, unti-untiin mo nang ubusin. Kung ikaw ay may nararamdamang hindi maganda, especially sa katawan mo, unti-unti mo nang ubusin para kung sakaling mawala ka man, yung alaala mo at yung pangalan mo, pinag-uusapan pa rin kahit wala ka na. Pero isa lang po yung masasabi ko, si Idol FLM, hindi po yan manyakis. Kasi ang totoong manyakis yung nagpapakita ng titi sa mga nakaka-video call na babae at kumakalat ngayon sa social media. Ang totoong hindi manyakis yung hindi nagpapakita ng ethics. Sa totoo lang, ano ba galit mo kay Idol FLM, ha, David? Nakakagigil. Ate Maria Luisa, shoutout po sa inyo. Ma'am Emelia, shoutout po sa inyo. Bobo ang kalderong iyan. Nagpapapansin dahil 1 inch na lang yung kanya kasi. Sa totoo lang, ako ang taas ko ng respeto dito. Mataas ang respeto ko sa iyo. Kasi hindi ko, alam mo kaya nga hindi kita binabanatan dati. Kasi sabi ko, panghahawakan ko yung respetong meron ako sa iyo. Kaso nga lang, ang mahirap nga dito, tinitira nyo si Idol FLM. At dun pa sa channel, nang alam mo namang, eto nga yung malupit at nakakatawa. Alam nyo kung bakit ako natatawa? Yung isnuka mo, kinain mo ulit. Alam mo yun? Isinuka mo, kinain mo ulit. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng isinuka mo ay nilunok mo pa ulit? Yun po yung tipong binanatan niya dati na talagang ano, ngayon, doon na po siya nakikisama. Yun po talaga yun. Sa totoo lang. Hindi ko kinukutya, wala akong pakialam, pero aminin mo ang iyong pagkakasala sa iyong budi. Hindi yung mga ngalap ka ng mga tao na puro kasinungaling. Ngayon, kita nyo naman. Talagang grabe yung mga akusasyon niya kay Idol FLM. Yun kasi yung masakit, guys. Ano? Yun yung masakit na katotohanan talaga. Na talagang ipinupukol nila na si Idol FLM. Sa totoo lang, talagang nanggahasa nga ng kapatid. Ha, David, okay ha. Alam nyo, yung mga basher na yan, mga ingit yan. Sa totoo lang, pag nakikita ninyong umangat ang FLM family, kapag nakikita ninyo na kami, sa amin, may tumutulong, galit na galit kayo. Bakit hindi nyo kaya yung kinikita nyo sa YouTube nyo, yung mga super chat ninyo, pagbabawasan ninyo, mamigay kayo ng tulong. Hindi yung maninira kayo ng tao. Pagbabawasan nyo naman ang makikita ninyo. Diretso natin. Nagamit lamang. Ako'y naaawa sa pagkatao. Naaawa ako sa pagkatao mo dahil ikaw ay nagamit ng mga taong binastusan ka, binigyan ka ng talagang magandang buhay upang ikaw ay magamit. Pero sa katotohanan, napakadumi ng iyong budhi. Huwag kang magmalinis. Kung gano'ng kaitim ang iyong kulay, gano'ng kaitim ang iyong puso. Isa ka mapagkunwari, Norman Mangusing. Kaya tapusin na ito. Huwag mong utusan ang mga vlogger mo. Titigil ako at Mac Pablo, hindi kita kaaway. Huwag mo nang ipaliwanag kung ano mga ginawa sa akin ng mga Talin Warriors. At sasabihin ko rin sa inyo, kung ako man ay umakit sa Talin Warriors ay stand alone, alam ni Intay Marian. No, di ba? Ay stand alone, I fight by my own. Gawin niyo ang gusto niyo. And I'm responsibility in every act. Gawin niyo ang gusto niyo. Manira kayo ng manira ng tao. Paniwalaan niyo yung pinaniniwalaan niyo. Di ba yan yung gusto niyo? Paniwalaan niyo yung mga pinapaniwalaan niyo. Guys, sa mga hindi pa nakatamsak dyan, saktoy na natin 600. Yung thumbs up, guys. Sa mga ayaw mag-thumbs up, mag-thumbs down kaya walang problema.